Good morning po mga bayan. Welcome sa ating panibagong update rito po sa PNR NECR South mga bayan. Yung masisilayan po natin, ito po yung precast yard dito po sa Cabuyao City, Laguna mga kabayan. Dati po, yung update natin rito ay medyo wala pa yung bubong, no? Yung bandang kanan. So sa ngayon ay lalatagan na po ng bubong yan mga kabayan. Yung pinaka main building niya. Ayan po. Hindi po natin alam kung ano po yung mismong ilalagay dyan sa ilalim or dyan ba stuck yung mismong mga segmental box girder or isa rin po yan dyan sa gagawing pagawaan ng segmental box girder mga kabayan. Dito po ito sa Cabuyao City, Laguna mga kabayan. Masisilayan natin ngayon dyan na talagang maraming manpower po ang paggawa dyan mga bayan. Or dyan po ginagawa yung mismo mga board pile. Masisilayan natin sa gawing kanan. Ayan po. Ayan po yung mga, yung haba na yan at yung laki ng mga poste na yan. Posibleng dyan na nila ginagawa. Tapos i-deliver na lang kung saang lugar ilalatag yung mismong board pile na yan. Dahil doon sa mismong papuntang Santa Rosa ay pinaspasan na po doon mga bayan ang paghukay sa board pile. May mga update rin po tayo doon kaya abangan po ninyo sa sunod natin mga update dito po sa PNR NECR South. Pakiusap po mga bayan, sana po tayo ay mag-subscribe na po at i-hit lamang yung notification bell, yung all upang lagi po kayong updated pag may mga bagong videos tayong i-upload, no? Ngayon po, May 21, 2024, latest update rito po sa PNR NECR South. Maya-maya konti mga bayan, ipakita ko po sa inyo yung mismong Banlik Depot at mismong pinakaunang poste na itinayo rito sa South mga bayan. Masisilayan natin itong precast yard na ito ay hindi gaano kalapad, no? Kalaki. Mas malaki yung dito sa mismong Santa Rosa City, Laguna. Napakalapad po doon mga kabayan at doon po talaga ang pagawaan ng segmental box girder. At dito, hindi tayo sure kung baka ang pagawaan rito yung mismong mga board pile lang. Kaya yan mga bayan, mga rebars po yan mga bayan, ginagawa nila ngayon dyan. No? Yan po yung haba na ibabaon doon sa ilalim bago maglatag ng poste para sa PNR. Ayan. Bawat board pile mga bayan, tigi-apat, no? Na ilalagay doon sa pre-cap. Ayan po. Maraming tao po yan dyan mga bayan na mutik-tik po sa paggawa nila ng mga rebar dyan or board pile. Pakiusap po mga bayan, paki-like, share and subscribe at paki-follow na rin sa ating page at sana po ay wag po tayo mag-skip sa ads, no? Napakalaking tulong na po yan ni Porke Studio sa hindi ninyo pag-skip sa ads. At pwede po ninyong panoorin mga bayan sa ating mga upload yung South Luzon Expressway Toll Road 4 sa porsyon ng Candelaria, Sariaya at mismong San Pablo City, Laguna mga bayan. Ayan po, basahin po ninyo yung nakasulat dyan. Dunga, dunga. Ang hirap yung letter na yan mga bayan, no? Mga Korean contractor kasi rito mga bayan sa South ang gumagawa. Ayan po rito sa papunta na po iyan sa ating camera ay area po ito ng Katapatan, Cabuyao, Laguna. Na ngayon po ay dito sa area na to sa baba natin, napakaraming bahay yan dyan, no?
halos matabunan na po yung release. Pero ngayon, napakalapad na po. Sinagad na po nila sa open canal ng NIA. Itong kaliwa na banda, ayan yung kulay puti, ayan po yung open canal ng NIA, no? Dati dyan, puro kubul-kubul yan dyan, mga kabayan. Yan, pag matapos ito, sana ay bakuran talaga nila ng pulido. Nang sa ganun ay hindi magsibalikan yung ating mga kabayan dyan na naglalagay ng mga kubul-kubul dyan sa mismong tabi ng rilis. Ayan, yung iba kasi dyan mga bayan, may mga bahay naman, pero sinadya nila na maglagay ng mga kubul-kubul katabi dyan sa rilis. Ano at anong dahilan, no? Ito na po mga bayan, ito na po yung Pier 1150, no? Nag-start na po pag laglatag dyan sa pagbuhos dyan sa pinaka main post, no? Ayan, sa kaliwa banda mga bayan, ayan na po yung Mamatid Old Station dito po sa probinsya ng Cabuyao, Laguna. Ayan, ayan na po yung station, no, sa kaliwa banda. At ito na yung, pansin niyo po mga kabayan, yung mismong alignment ng mga poste ng PNR NCR south gawing kanan, no? Nilihis nila, hindi nila tinama doon sa alignment ng dating release, no? Kumbaga, dinistansya nila almost mga 10 meters or 5 meters, mga ganun, 3 meters, mga ganun, mga kabayan. Kasi ang purpose po nito, base po sa ating informante, once na ma-operational na po itong PNR Elevated from Calamba to Clark, Pampanga, ito po ay ibabalik po sa dati yung alignment ng rilis, no? Dahil gagawing cargos ang rilis na iyan, mga kabayan. So ibig sabihin, yung mga produkto galing probinsya, galing Bicol, galing Maynila, paluwas ng pier, ay train na po ang magdadala sa mga produkto galing sa mga probinsya. Quezon Province, Bicol, no? At napakaganda na po, mga kabayan. Napakaganda yung plano ng ating gobyerno. Kaya build better more program ng ating current administration, no? Ayan, masisalayan natin dyan sa unahan, mga bayan. May mga board pile na po yan dyan. Pero hindi pa nila hinuhukay, no? Dahil pinaspasa nila ang paglatag ng board pile going to Santa Rosa, Laguna to Pasita. Ayan, ito na po yung ano mga bayan, depo, no? Ito na po yung Banlik depo PNR NCR South. Napakalapad din po ito. Ayan, yan po ay mataas na po yung tambak dyan. Ay mga buhangin na po yan mga kabayan, no? Dyan na po yung mga heavy equipment, pero kukunti pa yan, pero yung iba doon sa bandang kanan at kaliwa. Dahil napakalapad din po ito. Ayan po, oh, yung doon sa dulo, yung baga quarter yata yan ng mga magtatrabaho rito. Ayan. Yan lahat dyan mga bayan ay tatambakan yan. Ayan na po, oh. Kita niyo mga bayan, yung mga the heavy equipment dyan, mga damtak. Hanggang doon. Tagus pa yan doon mga bayan, sa mismong may kulay puti doon, yung mga bubong ng bahay, doon, hanggang doon yan. Sagaran yan doon mga kabayan. Dahil dito po itatayo yung mismong parkingan, repair center ng mga bagon, no? Dito sa depo na ito. Ayan, yung kulay blue na bakod yan ay mas pansinin nyo ay paikot-ikot yan dyan. Kaya yan lang po muna mga kabayan yung ating latest update rito sa araw Martes, May 21, 2024. Thank you po.